dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kwentong ating babasahin ngayong araw ay sa direksyon ni Chris Senga. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Jermaine. Pero mas kilala po ako sa pangalang Maine. 24 years old at isang working student. Kasalukuyan akong nagwo-work bilang bahagi ng housekeeping service sa isang BPO company. Mahigit isang taon na ako sa trabaho ko. Bagamat naaminin ko sa inyo na kapag nandito ako sa opisinang pinagtatrabahuhan ko ay palagi akong kinakabahan. Bakit? Yon ang ikukwento ko sa inyo. Papa Dudut, nagsimula ang lahat ng matanggap ako bilang isang housekeeping personnel na naka-assign from 6 PM hanggang madaling araw. Sa umaga kasi tulog ako, habang sa hapon naman ay papasok ako sa school. Second year college na ako nang magpasya akong mag-working student. At hindi ko makakalimutan yung sayang naramdaman ko nung matanggap nga ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Pero unang pagtapa ko pa lamang sa opisinang yon, parang mabigat na kaagad ang pakiramdam ko. Ganun pa man ay tiniis ko na lamang ang lahat ng uncomfortable feelings ko sa paligid dahil iniisip ko na lamang na kailangan kong magtrabaho para makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Anyway, para mas ma-imagine ninyo ang bawat eksena, i-describe ko muna ang area ko. Lumanang building na ito na located sa Maynila, may 10 palapag ito. Mukha lang malawak ang building kung titignan mo ito sa labas. Pero maliit lamang talaga ang interior nito. Kada palapag maliban sa ground floor ay merong itong 5 office rooms at hallways na nuknukan ng sikip. 20 kaming housekeepers dito, 2-man per floor ang designation. Ang partner ko dito ay si JM. At lumalabas sa supervisor ko dahil sa aming lahat ay siya na ang pinakamatagal na nagtatrabaho dito sa building. 10 taon, kaya kabisado na niyang lahat. Kahit matagal na siya ay hindi siya ma-promote dahil pala absent. Kada papatak ang day off nito ay siguradong may +1 day siyang absent. Hindi nga lang din matanggal-tanggal kasi talaga namang veteran moves pagdating sa paglilinis. Mabilis, pulido at matulis. Okay naman si JM sa akin dahil may pagka-gentleman naman siya. Pero minsan ay sinusumpong din ng kalokohan. At saka ewan ko ba, pero mahilig magpa-cute si JM sa akin noong una. Binata pa kasi. Pero sumuko din siya sa akin nang aminin ko sa kanya na lesbian ako. Ayun, strict siya pag oras ng trabaho kasi siya ang lumalabas sa supervisor ko. Pero pagkatapos naman ng trabaho ay tropa-tropa na kami. Samantala, isang gabi ng Lunes, 10 PM, natatandaan ko na may nakaschedule na pest control. Kaya walang mag-o-opisina. Lahat ng graveyard na employees work from home muna ng isang gabi. Nakakapanibago kasi kapag gabi ay maliwanag pa rin sa ground floor hanggang 5th floor kasi may nag-o-opisina. Pero iba ngayong gabi. Dahil walang employees, madilim ang mga kwarto at mga hallways. Sa kabilang banda, kami ni JM ang naka-assign na magbantay sa kanila kasama ang security guard na kilala bilang si alias Box. Panood si Box at nagagalit pa ito kapag tinatawag na kalbo. Anyway, nakabantay kami sa mga peste habang naglalagay sila ng mga chemicals at mouse traps bawat floor.
Medyo mabagal silang kumilos kaya 2:40 AM na silang natapos noong tumingin ako sa relo ko. Mag-aalas 3 na ngayon. Alanganing oras na, sabi ko sa sarili ko. Niyaya na ako ni JM na magpahinga para scouting na lamang ang gagawin namin mamayang 3:30. Nakatulog naman ako kaagad dahil na rin siguro sa pagod. Pakiramdam ko ay mahaba ang naitulog ko nang maramdaman ko ang sampal ni JM. Scout na daw kami. Scout ang term dito sa bago kong work area para sa round checking o ronda. Punong-puno ako ng energy sa pagkakaidlip ko na yon. Napatingin ako sa relo ko. 2:59 AM na. Saglit lang pala ako nakatulog. Napatigil ako saglit at tumingin akong muli sa relo ko. Hindi nga ako namamalik mata, 2:59 AM na nga. Nakaramdam ako ng pagtaas ng balahibo ko sa buong katawan. Ito kasi mga oras na ganito madalas kung ano-ano ang nangyayari sa opisina namin. Yes. Simula nung pumasok ako sa trabaho sa opisinang yon ay aware naman ako sa kwento at usap-usapan tungkol sa mga kababalaghan at katatakutan dito. At syempre hindi ako nagkamali. Pinaghatian namin ni JM ang scout namin. Akin ang 10th to 6th floor, kanya naman ang 5th to the ground. Nag-start na ako mag-scout sa area habang dala-dala ang dump map. Sahig lang talaga ang tinitingnan ko para sa talsik ng chemicals na kailangang linisan kaagad. Walang ilaw ang mga hallway. Pinapatay kasi talaga ang breaker para sa mga ilaw starting 9:30 PM para daw tipid sa kuryente. Pero may dala naman akong rechargeable LED lamp para mailawan yung mga lugar na lilinisan ko. Smooth naman ang paglilinis ko mula 10th to 7th floor. Pero pagbaba ko ng 6th floor, ayun na nga. Sa 10 palapag ng building, itong 6th floor ang pinakakapansin-pansin. Parang every 2 to 3 meters kasi ay may mga nakasabit na krus. Siguro yung nakakasampung hakbang pa lamang ako ay narinig ko nang nalaglag yung tatlong krus na nadaanan ko. Ayoko sanang balikan dahil syempre nakakatakot kaso'y bilang mabuting housekeeper ay binalikan ko pa rin para isabit yung mga nalaglag na krus. Pero papadudot, pagsabit ko pa lamang ng unang krus ay doon ko lang napansin ang pambihirang dilim ng hallway ng 6th floor. Sa pagtingin ko walang ubra ang LED lamp na dala ko sa dilim nito. Ang tanging nakikita ko lang ay ang katawan ko at yung mga pader na tinatamaan ng ilaw. Habang papunta ako sa pangatlong krus na nalaglag, meron na akong narinig na naglalakad mukhang nakasapatos na may kahoy ang takong. At dahil nga sa sobrang dilim ng paligid ay nilabas ko na ang phone ko at ginamit yung flashlight. Hindi ko na nga sana gagamitin at 12% na lamang ang battery nito. Pero tinuto ko ang flashlight kung saan ko naririnig yung naglalakad. May nakita kong lumiko pakaliwa. Habang papalapit ako sa corner ay may naririnig na akong umiiyak na humihingal na lalaki. Hindi nga ako nagkamali sa narinig ko dahil pagtingin ko, sa bandang kaliwa ay may lalaki nga nakasandal sa pader at nakatungo. Sa kanya ko nga narinig yung iyak at hingal papadudot. Naisip ko magtanong na pero para makasiguradong hindi ako namamalik mata ay kinusot-kusot ko muna ang mga mata ko gawa ng malabo kasi ang lalaki sa paningin ko. Pagdilat ko ng mga mata ko ay nagulat ako dahil nasa harapan ko na mismo ang lalaki. Napasigaw pa nga ako papadudot. Tapos ay napaigtad ako sa gulat kaya yung lalaki ay tumingin sa akin. Wala ang mga mata niya. Butas na lang yung nakita ko. Sa mga butas na yon ay parang may nakita akong mga gumagalaw. Hindi ko masabi kung uod o insekto basta gumagalaw. Siyempre bilang one rule sa mga ganitong sitwasyon ay huwag mong ipapakita na natatakot ka. Normal ang makaramdam ng takot sa ganong sitwasyon pero huwag mo lang ipapakita lalo na kung gifted ka. Maniwala ka sa akin, garantisadong bawas ang mararanasan mo. Nakatatakutan kung magagawa mo yon. So yun nga papadudot, dahan-dahan akong pumikit at yumuko. Pinatay ko na ang dala kong mga pailaw at bumulong at nagdasal ng Apostles' Creed. Nilagpasan ko siya at doon ko na siya narinig na tumatawa at sumisigaw. Normal naman yung tawa niya sa pandinig ko at hindi normal ay yung pagsigaw niya dahil halos mabingi ako.
Alam kong malayo ng agwat ko sa kanya noon kasi medyo mabilis at malaki ang hakbang ko noong nilagpasan ko siya. Diyos ko! Diyos ko! Sigaw niya. Since tapos na ang scouting ko ay tumakbo na ako pababa ng hagdanan hanggang sa ground floor. Naririnig ko na si JM na nagsasalita sa kanyang radyo. Nung nakita niya ako ay nakangiti siyang nagtanong sa akin. Status, ang sabi niya. Wala akong maisagot dahil pagod at takot ako. Pero malakas ang pakiramdam ni JM kaya nagsalita siya sa akin na siya kong ikinagulat. Nakita mo ba siya? Napatingin ako sa kasamahan ko at nagkunwaring hindi ko alam ang kanyang sinasabi. Anong sinasabi mo? Sinong siya? Yung lalaking nagmumulto sa 6th floor, sagot ni JM sa akin. Ganitong oras nagpapakita ang lalaking yun, dagdag pa niya. Sino ba yun ha? At bakit ganun ang itsura niya? At bakit may nagmumulto sa 6th floor? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi pa ba nasasabi sa iyo na may multo sa 6th floor? Usisa pa niya sa akin habang nakangisi. Alam kong may nagmumulto sa building na to kasi narinig ko na yon sa mga usap-usapan ng mga kasamahan natin. Pero hindi ko naman nakalain na ganun pala kabrutal ang multo doon sa 6th floor. Medyo hysterical kong sagot. Kalma ka lang, Maine. Sabi na lamang ni JM at pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita pa. At nagtungo muna kami sa pahingahan ng mga employee at doon ay naiyak talaga ako. Nawala ang pagiging lesbian ko dahil sa mga nangyari. First time kong maka-encounter ng ganon sa buong buhay ko. Halos maka-face to face ko pa ang multo. Sabi ko sa aking sarili baka hindi na matatanggal yon sa isipan ko at maging parte na siya ng bangungot ko. Samantala habang umiiyak ako ay nakita naman ako ni Lionel. Inabutan niya ako ng tissue pagkalapit niya sa akin. Huwag mong iyakan yon, makakalimutan mo rin na nakaharap mo siya. Sabi ni Lionel sa akin, Papa Dudut. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nakakakita ng multo. Ang sabi ko naman habang naiiyak. Diyan ka nagkakamali. Ilang beses ko na siyang naka face to face. Pero hindi naman niya ako sinasaktan. Ganun lang talaga siya. Nagpapakita at nagpaparamdam siya kasi masakit ang kanyang pagkamatay. Sabi niya sa akin. Magtatanong pa sana ako kay Lionel nang biglang pumisik ang ilaw namin sa pahingahan. Dali, Maine. Kunin mo na yung tissue mo at kunin mo na yung bag mo. Sabay na tayong mag-out. Nagmamadaling sabi na lamang ni Lionel sa akin. Papa Dudut, 4:30 a.m. na mag-out kami. Hindi na ako umiiyak noon pero hindi pa rin ako nagsasalita. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko talaga makalimutan yung na-experience ko. Samantala ay kinausap ako ni JM pero hindi ko naman siya iniintindi. Naisip niyang manlibre noon ng mami at hindi naman ako tumanggi. Libre. Hindi ko pa rin siya iniintindi talaga. Nakuha na lamang niya ang interes ko nang marinig ko sa kanya ang kailangan kong marinig. Ganon talaga sa 6th floor. Iba-ibang araw at oras may nakakaranas ng ganyan. Tsamba lang na yung sayo ay tumama ng alas 3. Sabi niya sa akin. Sino ba talaga siya at bakit siya nagmumulto? Usisa ko. At doon na namin napag-usapan ni Lionel ang kasaysayan ng karanasan ko. Ayon lang ito sa narinig niya noong siya ay bago pa lamang. May aplikante daw noon na nag-a-apply bilang encoder. Mukha daw desperado ng lalaki na makapasok ng trabaho at naging sobrang honest na daw noon sa interview. Nang naging dating daw ng HR ay nagpapaawa na lamang. Sa 6th floor daw noon yung HR bago ito nalipas sa 3rd floor. Hindi daw noon matanggap ng lalaki na hindi siya qualified. Umiyak itong lumabas ng HR at tamang-tama naman daw na may dumaan na sikyo sa harapan niya at hinablot niya ang baril nito at sa kanya ipinotok sa sarili niya habang sumisigaw at tumatawag sa Diyos. Ayon daw sa chismis ay nakailang apply na daw yung lalaki bago sumubok na mag-apply sa amin. Kaya tinadtad na ng krus ang 6th floor dahil matapos daw na magpakamatay yung lalaki sunod-sunod dang nakakaramdam ng kung ano-anong sakit ang mga nasa 6th floor noon at kapag pababa na sila ay nawawala yung sakit na nararamdaman nila. Maliban pa doon ay bigla na lamang daw inatake sa puso yung nag-interview doon sa lalaki.
Ganun pala yung nangyari. Malungkot kong sabi habang humihigop ako ng mami. Ano, nagbabala ka bang mag-resign sa trabaho? Seryosong tanong pa ni Lionel sa akin. Nag-isip-isip ako. Aaminin kong natakot ako sa multo sa 6th floor at pumapasok na talaga sa isipan ko ng mga sandaling yon ang mag-resign. Pero naalala ko na sa next month ay bayaran na ng tuition fee. Hindi ako pwedeng mag-resign dahil walang kasiguraduhan kung makakahanap kaagad ako ng trabaho. Ayaw ko namang masakripisyo ang pag-aaral ko. Hindi ako mag-resign. Multo lang yon. May pangarap akong kailangang abutin. Walang sino mang multo ang makakapigil sa akin. Ang sabi ko pa kay Lionel. Pagkatapos noon ay nagkahiwalay na kami sa sakayan ng bus. At bago ko umuwi ay pumunta muna ako sa simbahan at dumalo sa 6 AMS. Tapos pag uwi ko ay natulog ako kaagad. Gigising naman ng 11 AM para maghanda dahil 1 AM ang pasok ko sa school. Samantala kinagabihan naman ay muli kaming nag-duty ni Lionel. Dahil may mga night shift na agents, may trabaho pa rin kami. Actually, papadudod from ground floor hanggang 5th floor talaga matao. Pero pagdating naman sa 6th floor hanggang 10th floor ay wala na talaga. Apat kaming duty na housekeeping doon. Na-assign ako sa 5th floor at ang duty ko noon ay ang linisin ng mga CR. Mabilis ko namang natapos ang CR kaya nagsimula na akong mag-mapping ng mga hallways. Since may ilaw naman sa 5th floor kaya hindi ako kinabahan. Natatanaw ko rin yung guard on duty malapit sa elevator area. Anyway, kahit na gabi ay bukas ang elevator dahil may mga empleyadong gumagamit nito. Lalo na kapag break time nila ng 9 PM at 12 midnight. Pero kapag nasa 10 or 11 PM ay steady lang ang elevator sa ground floor kasi walang gumagamit. Habang nagmamap naman ako ay napatingin ako sa katapat kong elevator. Napansin ko na from ground floor ay dumiretsyong akyat ito sa 6th floor. Ewan ko ba pero noong nakita ko yung elevator sa harapan ko na matagal tumigil doon sa 6th floor, nagbalik sa alaala ko yung nakakatakot na imahe ng lalaking multo. Mamayang kaunti ay gumalaw na ito pababa pero huminto ito sa 5th floor. Napako ang tingin ko sa elevator at hinintay ko itong bumukas. Kinikilabutan na rin ako noong mga sandaling yon dahil nararamdaman ko na parang may makikita ako sa loob. At bumukas nga ito. Nagulat ako nang walang ilaw sa loob ng elevator pero may figura ng lalaking nakatayo. Nakatingin sa akin pero sa pagkakataong ito, duguan siya at may butas ang kanyang ulo. As in naliligo talaga siya sa dugo. And as usual, walang laman ang eye sockets niya. Pero ramdam ko ang kilabot dahil alam kong ako ang kanyang tinitignan. Kilala na kita. Naikwento ka na sa akin ni Lionel. Pabulong kong sabi sa kanya habang nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa loob ng madilim na elevator. Mamayang kaunti nagsara na ito at bumaba na. Nagulat naman ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Sakto sa pagsara ng elevator. Paglingon ko ay nakita ko ang lalaking multo na nasa likuran ko. Ang duguan niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ko. Dahil doon ay umalingaw-ngawang sigaw ko sa buong 5th floor tapos ay nawala na ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa office clinic na ako sa 3rd floor. Sa loob ay naroon ang isang nurse at naroon din sa tabi ko si Lionel. Buti naman at nagkamalay ka na, Maine. Wika ni Lionel sa akin na nag-aalala. Ano bang nangyari sa iyo at napasigaw ka? Tapos eh bigla ka na lang hinimatay, sabi ng guard sa 5th floor. Dagdag pa niya. Nagpakita ulit siya sa akin, kaso sa elevator na. Tapos nung nagsara ang elevator, nagulat na lamang ako na nasa likod ko na siya. Ewan ko ba kung bakit niya ginagawa sa akin yun. Galit ba siya sa akin? Ang sabi ko sa kanya habang naiiyak. Huwag kang umiyak, parang hindi ka tomboy. Pag-aalo na may halong biro na wika ni Lionel sa akin. Kahit siguro machong lalaki mapapasigaw kung makikita mo yung itsura ng lalaki. Duguan siya tapos kitang-kita ko yung butas sa ulo niya dahil sa bala. Grabe, sobrang galit yata niya sa opisinang ito. Katwiran ko naman.
Pagkatapos noon ay pinainom na ako ng nurse ng gamot at nang umoki na ang pakiramdam ko ay sabay na kaming lumabas ni Lionel sa clinic para ipagpatuloy ang naiwan naming trabaho. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin ako nag-resign sa trabaho. At para lumakas ang loob ko at hindi na ako gambalain ng multo, ay bago pumasok sa trabaho ay dumaraan muna ako ng simbahan namin para magdasal. O kung hindi man ay dumadalo na ako sa misa. Pagkatapos ay nagbabaon na rin ako ng rosary, Papa Dudot, at nilalagay ko ito sa bulsa ng pantalon ko. Nagdala na rin ako ng blue pocket Bible. At nilagay ko rin yon sa bulsa ng pantalon ko bilang proteksyon sa multo doon sa opisina namin. At dahil nga sa housekeeping personnel ako at wala akong karapatan na tumanggi sa mga pinag-uutos sa akin, kapag na-assign ako sa 6th floor ay talagang nagdarasal talaga ako at alerto. Nagsusot din ako ng earbuds at nakikinig ako ng Christian songs kapag na-assign ako sa floor na yon. Yes, nagpaparamdam pa rin siya sa akin, yung nagpakamatay na ghost applicant, pero ginagawa ko ang lahat para hindi na siya pansinin. Minsan pa nga kapag lumalapit siya sa akin ay sinasabayan ko yon ng pagkanta ng Christian songs tulad ng Heal Me, O Lord, at God Will Make a Way ni Don Moen. Minsan yung mga Christian songs ni Gary Valenciano na Lead Me Lord, Warrior Is a Child, at yung Take Me Out of the Dark. Napansin ko naman na yung Take Me Out of the Dark ang worship song na nakaka-apekto ng husto doon sa multo. Kapag yon ang sinasabayan ko ay sumisigaw yung multo at umiiyak na para bang nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Tapos ay unti-unting mawawala. Papa Dudot, sa kagustuhan kong makapag-aral ay tiniis ko ang trabaho ko doon. Nilakasan ko ang loob ko, Papa Dudot, laban sa multo. Multo lang yan. Hindi naman siya makaka-apekto sa buhay at kinabukasan ko. At yun nga, Papa Dudot, hindi nagtagal ay nasanay na rin po ako sa multo ng ghost applicant. Samantala nang sumapit ako sa ika-anim na buwan ay nag-decide na ang management na magsagawa ng First Friday Mass every month alay sa ikakatahimik ng ghost applicant ng 6th floor. Napaisip ako, 10 years nang nagmumulto si ghost applicant sa opisina namin, ngayon lang nila naisipang magpamisa. Gayunpaman ay masaya pa rin po ako sa naging desisyon nila. Dahil simula ng ginawa nila yon ay bibihira na pong magparamdam ang ghost applicant. Sa ngayon, Papa Dudot, ay dito pa rin po ako nagwo-work. Tiis-tiis lang. Isang taon na lang ang bubunuin ko at matatapos ko na ang kolehiyo. Pagkatapos nito ay magwo-work na ako sa pinapangarap kong kumpanya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y magustuhan ninyo at mapiling itampok sa inyong channel sa YouTube. By the way, true story ang lahat ng ikinuwento ko sa inyo. Bahala na kayo kung maniniwala o hindi. Muli, maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang, Maine. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudot Family YouTube channel. Lahat ng yan ay makikita po dito sa main channel ko sapagkat meron po tayong mga link dito sa homepage ng Papa Dudot YouTube channel. Aasahan ko po ang inyong panonood ng Kaistorya at ng Papa Dudot Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudot Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudot Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.